Welcome back. First time na pumanik dito si Zola sa loob ng bahay. Because gusto ko talaga siyang papasukin dito. She will stay here for good. Pero problema, inaantay ko pa lang yung panahon kasi yung distemper ko dito kasi yun sa loob na namatay. So, kailangan ko talagang take time na ano siya, na mawala yung virus sa buong bahay. So, I am trying to make Zola go inside here in a while, kahit na in a while lang. Kasi nga, natatakot, may phobia na kasi ako. Hindi ko pa andito na yung Zola ko sa loob. And pinalalaro ko dito. After this one, ibabalik ko din siya sa cage niya. Just to nag-a-adjust pa kasi. Nag-a-adjust pa kung anong itsura sa loob, anong gagawin niya pag nasa dito siya sa loob. Ito na to, baby. Zola, here. Hey. Baby girl! Baby! Ano ako lang siya kung play? Ito siya ngayon. Galing kami walking. At hindi ko na video na kuha yun. Hindi ko na film yun kasi nga ako lang mag-isa. Kasama ko yung anak ko. Kaya lang hindi marunong. So, and at first, before kami nag-walking, sinakay ko muna siya ng sa scooter ko. Yun ang daily routine namin nung mga 2 weeks ago. Kaya lang, dumating yung asawa ko. So, wala akong time. I don't have time to make her walk. So, ngayon lang, wala. Dumating na yung asawa ko sa trabaho. Kaya ako, I have time for her na. And now, Zola. Hey, baby girl. Gusto ko talaga, nandito sa loob. This is my goal. Talagang dito siya sa loob and he feels so very comfortable sana if nandito siya. Kasi, yun nga, may phobia pa kasi ako. So, in a while, dahan-dahan na natin siya. Papasukin dito, tomorrow, punta lang kami siya dito sa loob at sa labas after walking. And, I know, matatanggap lang na rin niya na nandito Mama, sa loob. Mama, after sa Dallas. And, sorry. Punta kami daw doon sa Dallas. Yeah. Say hi to them, baby Zola. Ito kasi, maliit pa kasi to. In 2 weeks or 1 month. 1 month pa lang, dito na sa bahay na, sa loob ng bahay ko. Nakalabas lang siya dahil nga, yung may isang aso ko na may distemper na namatay. So, na-separate sila. Buti na lang na-separate. So, ito, ayo, B! Pati ano siya? Buti na na-separate siya. And sila pala, yung nanay niya at saka si Fury at saka ito. So much better ito. Naagahan pag-separate. Kasi yung nga, yung isang Sharpie ko, yung sana dito sa loob kasi mabait yun. Kuya! Hey! Kaya hindi ko pa tinanggal yung leash niya. Due to makulit kasi baka anong gagawin dito sa loob. Pero dahan-dahan ko ng mga itutrain siya na wala ng leash dito sa loob na. Tsaka I want her to feel relaxed kung andito sa loob ng bahay. And I want her to behave pag andito. So dahan-dahan lang naman pag-train. Ito. Now, kasi pag nandito sa loob, 'di ba, yung mga aso na husky, hyper kasi 'to yung behavior nila. So kailangan dahan-dahan si train 'to. Now, ito pala si Zola, 7 months old. 7 months old na babae, it's a male. And hindi ko kasi mapasok yung nanay niya dito sa loob ng bahay kasi yun. Yung ito, pag hyper ko, mas hyper yung nanay. Tsaka malaki. Malaki kasi.
Tsaka hindi ko na-train. So, sorry, hindi ko na-train yun. Ito na-train ko. At ano yan, bibi? What's this? Since, ano? Medyas. Can I have that dose? Kato yung pinaglaro niya doon na dalaan ba? Bibi! Kunin mo yung dalaan niya ganun yung dito sa akin. Okay. Katong yes. Yes. Kalang yung bulok ko, ana. Hello again. Say hi to them, baby, oh. Hi to them, baby. Ah, ano pala? Kanina, while she is rest, pinutulan ko yung ano niya. Yung buko niya. Kasi mahabang. And this is her toy. Ito yung binibigay ko sa kanya. Pag I want to come to make her come. Nakakatay yung mga. Ayan, naglalaro na. So, nag-umpisa na. So, I let her stay like that. So, babalik ako mamaya, ha? Okay, bye!